Welcome back to Lunch Out Loud. Alex? Alex? Ay, Alex, anong ginagawa mo dyan? Nasa strawberry picking lang ako. Ba't hindi mo ipick yung sarili mo? Imuha ka namang strawberry. Wala nga strawberry eh. Wacky! Mukhang talaga, inaano mo ko. Mukhang bagong pinyag, bro. Para tayong plants versus zombies daw. Ayoko nga, no. Okay. Alam mo, Wacky, ang dami na nating nakitang kwento dito sa Hope tungkol sa cheating. Kaya minsan naiisip ko na mag-cheat na lang din siguro ako kasi parang uso yun. Okay, pero alam mo, Alex, hindi pwede yun. Bad yun. Hindi porket madami ang gumagawa, gagayahin mo na. Mali ang cheating. Cheating is never excusable or walang excuse. Tama. Pero ayun na nga, Wacky. Nag-cheat kasi itong makakasama natin, si Guy, dahil kinulang daw sa oras ang kanyang girlfriend. At syempre, naghanap naman ng ibang babaeng willing magbigay ng time sa kanya. So, nasa na ba yung pamalo natin at paluin na natin siya? Nangigigil ako, ito na naman yung issue natin. Alam mo? Tungkol sa time na naman eh. Ipapasuot ko sa kanya to. Ay nako, para mag-init din siya. Ay nako, Alex, mabuti pa. I-welcome na natin dito sa Hope, ang dating game kung saan muli nating pinagbabalik ang mga pusong nananamig. Kaya naman kilalanin na natin na mag-ex na sina Noah at Michael Lol VTR. Hindi lahat ng pagmamahalan may forever. Nung nakilala ko si Micah sa isang GC, iba na agad ang naramdaman ko sa kanya. Masaya ang relasyon namin. At never kami nagka-problema. Kaya nagulat na lang ako nung bigla siya naging cold sa akin. Hindi lahat ng relasyon may happy ever after. Naging busy na si Micah sa academics niya. At nawalan na rin siya ng time sa akin. Siyempre, sa isang relationship, mahalaga yun. Pero may mga tanong na naghihintay pa ng sagot. Nung hindi ako mabigyan ng oras ni Micah, hinanap ko sa iba. Kasalanan ko pa ba yun? Nagkulang ako sa time. Pero hindi ibig sabihin na pwede na siyang lumanti sa iba. Bakit niya sa akin isisisi ang pangangaliwa niya? Ngayong tag-init, may mga puso pa rin nanlalamig na muli naming pagtatagpuin. Kilalanin natin ang mag-ex na sina Noah at Micah. Is there a second chance in love? Hindi? Oo! Pwede? Ewan! Jacob Plaza sa pagsama sa amin dito sa Hope. Pwede ka nang gumalaw, Jacob Plaza. Pakasok si Jacob. Welcome dito sa Hope, Micah at Noah. Siyempre matagal kayong hindi nagkita. Pwede niyo munang kamustahin ang isa't isa. Kamusta ka na? Okay lang, ikaw?
eto, pinagsisiyahan pa rin yung nagawa ko sa'yo. Dahil alam ko naman na masakit talaga yun at mali rin yun. Wow. Pero kamustahin natin, paano ba, Noah, saan ba kayo nagkakilala ni Maika? Paano nagsimula ang inyong relasyon? Nagkakilala po talaga kami sa isang GC. May nag-add lang sa akin na kaibigan ko. Doon, nakasali rin pala siya and hindi ko pa siya inisto agad. Nakikita ko pa lang yung chatted niya. Iba na agad talaga nararamdaman ko sa kanya. Kaya, tumibok na agad ang iyong puso kay Maika. Ikaw naman, Maika, ano na gusto mo kay Noah? Yun. Sweet po siya, tsaka caring. Like, sinusuyo ka talaga. Anong tawagan ninyo? Yi po. Yi? Yi. Bakit yi? As in, ayi. Ayi. So, si ayi ba, sinusubuan ka? Yan, mga ganon. Hindi naman po. Wala. Pinakilala na ba sa parents? Pinakilala mo na siya sa parents mo? Opo, syempre po. Talagang kilala naman po. Anong feeling ng ganun, Maika, nung pinakilala ka na niya sa kanyang mga magulang? Masaya naman po. Sarap sobra. Di ba? Kasi isipin, proud talaga sa'yo yung boyfriend mo. Pero bakit ka naman nakipaghiwalay, Maika? Ano bang nangyari? Anong nag-push sa'yo? Wala naman pong nangyaring hiwalayan. Nung... nung nakita ko po kasi siya sa tapat ng bahay nila nun. Kasi yun nga, yung time na nawalan ako sa kanya ng oras. Siyempre, miss na miss ko siya. Gusto ko dahil sa pag-aaral to, kaya ka nawalan ng oras. Opo. Tapos nung isusurprise ko sana siya that time. Kaso ako yung na-surprise. May kasama siyang ibang babae sa... Oh! Saan? Sa labas ng bahay niya. Anong ginagawa nila nung nakita mo? Baka naman nag-uusap lang naman. Baka naman kapit-bahay lang niya, bumibili lang ng balot. Ano bang ginagawa? Grabe po kasi yung dikit ng babae sa kanya, tsaka po naghahawakan sila ng kamay. Oh, so ibig sabihin nun, pag naghahawakan ng kamay, Alex, may relasyon na yun. Baka naman mamaya manikurista yung babae. Natanong mo ba? Hindi po. Humiwakan din ba yung paa? Hindi naman. Yung kamay niya po. Yung kamay so, lang. So nung nakita mo sila, Maika, kinonfront mo ba sila o umalis ka na lang? Umalis na lang po. So di niya alam na nakita mo. Noah, ikaw, nag-cheat ka sa nag-cheat ka kay ano, kay Maika. Anong pumasok sa isip mo? Nung una po kasi talaga, hindi ko naman po intention na yun ang aabutin nung girl na nakilala ko po na isa. Lang po talaga, nung una, parang hangout lang. Alam ba ni girl na may girlfriend ka? Hindi rin po. Hindi mo sinabi. Ay, so, kawawa naman si Maika. Pareho din. So, ang tanong, Noah, bakit hindi ka nalang nakipag-break muna? Tama. Hindi ko po talaga intention na dun aabutin nung isa yung gano'ng relasyon. Hangout lang, labas-labas lang talaga. Pero, hindi mo ba naisip ang sakit nun para sa kanya? Kasi mahal na mahal ka niya. Nung time po kasi talaga na yun, noona, hindi ako nakukonsensya kasi nga po, na... Kukulangan siya ng time and siyempre may sarili rin po ang problema and masakit din po kasi na tipong girlfriend mo pero walang time sa'yo, tipong hindi ka na kinakamusta. Yung sinanay ka niya dati na okay kayo, lagi kayo nag-uusap, tapos biglang sa isang iglap, gano'n na lang. Alam nyo, marami pa kayong gustong sabihin sa isa't isa, marami pang mga sakit ang mga nararamdaman natin dito, kaya naman mabuti pa ay simulan na natin ang inyong pagbasa ng mga letter dahil meron kayong mga letter hinanda para sabihin ang inyong mga saloobin. Magsisimula si Maika. Noah, kumusta ka? Alam mo ba, nung busy ako, hindi ka nawala sa isip ko. Gusto kitang yakapin, puntahan, kausapin at yayain kumain sa labas. Tulad ng ginagawa natin nung buo at okay pa tayo. Sorry kung sa mga panahon na need mo ko, wala ako. Wala yung babaeng sandalan mo pag may problema ka. Yung napaglalabas mo ng sama ng loob.
Sorry. Need ko kasi na mag-aral ng mabuti para kahit papano, matuwa ang tatay ko pati mama ko sa akin. Hirap na hirap kasi ako nung nagka-pandemic. Sobrang hirap lalo na kung slow learner ka, mahiyain at bobo. Sorry kung di ko natupad promise ko sa'yo na kahit maging busy ako, magbibigay pa din ako ng time sa'yo. Sorry, kada tapos ko kasi ng isang activity or module na pangungunahan ako ng antok at sakit ng ulo, sabay mo pa ang pag-iyak ko kasi wala talaga akong maintindihan sa sinasagutan ko. College na ako pero bobo pa din ako. Ang hirap maging ako sa panahon na wala rin akong malapitan. Sorry kung bigla na lang ulit akong nawala. Nawala na kasi ako sa sarili ko. Kasi tipong akads, sarili ko pa. Tapos sabay mo na yung bigla ang lumilitaw na problema. Di ko na alam. Nasiraan na lang ako bigla ng bait nun. Tapos masusurprise pa ako dahil sa'yo. Nagmukmuk lang naman ako nun sa kung saan-saan kasi di ko alam gagawin ko eh. Pero one time na-realize ko rin yung kung ano mali ko. Mahal kita, Noah. Sobrang mahal na mahal kita. Kaya pinatawad kita agad kasi may mali rin naman ako. At iniisip ko rin na masaya ka doon kaya di na kita ginulo. Gusto kong magsimula tayo ulit tulad nung una. Sana di ko na lang sinira ang pagmamahal mo para di ka din nawala sa akin ng tuluyan. Sana pinaglaban kita kahit papano, pero sa tuwing maaalala ko yung ngiti, masaya mong mga mata, di bali na lang. Ang mahalaga, masaya ka kahit di ako yun. Salamat din pala sa lahat sa mga panahon na magkasama tayo. Pinaramdam mo sa akin yung kakaibang pagmamahal. Nasa'yo ko lang naramdaman. I hope na masaya ka sa kanya. Kahit hindi ako. Kahit masakit, basta masaya ka. Magiging masaya na din ako kasi alam ko na masaya ka. Mahal na mahal kita, mag-iingat ka palagi. Maika, una-una sa lahat. So, gusto ko magpasalamat sa memories at yung memories na yon, alam ko na hindi lang siya basta dumaan, basta ganun lang. Lahat ng memories na pinagsamahan natin, kinip ko yon. Talagang kada nag-iisa ako, kada may problema ako, talagang yun ang naiisip ko. And thank you rin sa efforts, sa panahong nandiyan ka pag kailangan kita. Alam ko na yung efforts na yon is hindi lang basta-basta dahil alam kong pinagtutuunan mo ng pansin, ng time, para lang mapangiti ako, mapasaya ako, and mihingi rin ako ng pasensya sa nagawa ko. Kasi hindi naman, alam ko rin sa sarili ko na hindi naman porket nawalan ka ng time sa akin, hindi naman yun yung dahilan dapat talaga na magloko ko or gumawa ko ng kasalanan. Pero siguro alam mo rin naman na ikaw lang meron ako and na naging busy ka pa. Kaya siguro ginawa ko na lang panakibutas yung maghanap muna ng iba para man lang may makasama ako, may masabihan ako ng problema. Pero hindi ko naman intention na sirain yung meron tayo. At sana mapatawad mo ko at sana rin pumayag ka na bumalik tayo sa dati. Sorry ulit. Iba, alam mo yung mga sinabi niya Alex, wala sa letter.
Wala sa galing letter. Sa puso lang. Galing sa puso niya lahat. Nakikita ko nga yun. Parang hindi siya nagbabasa. Yes. Ngayon naman, sisimulan na natin ang 7 questions of hope. Maaari nyo lamang sagutin ang mga katanungan nyo sa isa't isa ng hindi. Oo, pwede, ewan. No explanations needed. Ito ang 7 questions of hope. Noah, ikaw unang-unang magtatanong. Maika, busy ka pa rin ba sa ACADS? Oo. In a relationship ka na ba ngayon? Hindi. Handa ka na bang mag-boyfriend kasabay ng ACADS mo? Siyempre. Ay, oo. Mas minahal ka ba niya kesa minahal kita? Hindi. Nag-entertain ka pa rin ba ng ibang lalaki? Hindi. Mas masaya ka ba kapag kasama mo siya? Hindi. Hinahanap-hanap mo pa rin ba ang lambingan natin? Oo. Naiisip mo ba ako tuwing magkasama kayo? Ewan. Nakakaramdam ka pa rin ba ng kilig ngayong nakita mo ko? Oo. Oy! Nahigitan ba ng babaeng pinalit mo sa akin yung lahat ng ginawa ko? Hindi. Masaya ka na ba ngayong wala ko? Ewan. Mahal mo pa ba siya ngayon? Hindi. Kahit niloko kita, kaya mo ba kumalin tulad ng dati? Oo naman. Mahal mo pa rin ba ako hanggang ngayon? Oo. Kinikilig ako. Ngayon naman, Waki, kailangan na nating tanungin sa kanila ang pinaka-importanting tanong para sa kanilang relasyon. Noah and Maika? Noah, Maika, gusto niyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon? Hindi, oo, pwede, ewan. Noah and Maika, gusto niyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon? Strawberry. Ay, dito tayo sa gitna. Ay, ang saya-saya naman. Nakakatuwa namang nagkabalikan na po. Maika, kanina habang pinapakinggan mo yung sulat mo, walang mali sa pag-aaral, ha? Maganda yan. Focus ka sa iyong pag-aaral. Yung love life, okay lang yan. Gawin mo lang inspirasyon. Siguro, na-realize nila ngayon na may mga pagkukulang, pero alam mo, hindi pa rin talaga reason ang cheating. At least, tama. Natuto ka. At ngayon, alam nyo na kailangan lang pag-usapan kung ano man ang nararamdaman ninyo para maayos, di ba? Nakakatuwa kasi nung nag-oo, sobrang namang pagkakilig nito ni Maika. Hala! At hala! Gusto lang nating i-remind, Maika, hindi ka bobo, walang bobo. Tama. Wala. Siguro, medyo hindi mo lang nagigets, pero hindi ibig sabihin nun, hindi mo alam, hindi ka na marunong. Di ba? Iba-iba lang talaga ang mga
strengths ng iba't ibang tao, pero nag-aaral ka, kaya I'm sure malayo ang mararating. Tama. At saka tandaan mo, hindi ka bobo, ika nga sa kanta, huwag mahihiyang magtanong. Oy! Tama naman, di ba? Huwag mahihiyang magtanong. Ikaw naman, intindihin mo kasi kung nag-aaral siya ng mabuti. Huwag mo siyang istresen, ha? Intindihin mo, mag-usap kayo, communication. Ha? Is the key. Is the key to success. Kaya naman, thank you Noah and Micah sa pagbabahagi niyo ng kwento sa amin. Magbabalik pa po ang Lunch Out Loud. Oh, hug na uli. Hug na uli. Hug na. Allah! Kanya. Allah! Walang kiss muna. Aral pa. Aral.